Hi guys! So ayan, teka lang. Happy Friday! Ngayon pupunta kami sa Makati kasi ngayon namin ibabalik yung mga kailangan ibalik na din sa work niya kasi last day niya. Actually, tomorrow, pero Saturday kasi tomorrow. And then, start na siya ng work on Monday. So wala na kaming time para ibalik yun. Yung mga yan. Hello, what's happening here? Ayan guys, so... Usapan nga namin ni Heinz, grabe yung mga ganap lately sa amin, sobrang alam mo yung magiging sobrang grateful ka, thankful ka, hindi man perfect yung buhay, pero alam mo yung magiging thankful at grateful ka sa mga nangyayari na sabi ko nga sa kanya, parang universe si God na talaga yung mo, parang, lahat pala ang smooth na di ba? Parang hindi kasi kami na hindi kami nag-expect kasi anything in return sa mga ginagawa namin, tapos nagugulat lang kami sa mga taong talagang andyan para i-guide ka, i-help ka sa mga unexpected ways din talaga. Nasabi ko rin tayo naman kasi wala, alam din namin sarili namin na wala kami inaagrabyadong tao para sa aming sa mga para maano lang kami, parang tawag sa mga kanina sa convenience lang, no? Namin na ano ka ng ibang tao, aabala ka, mang-iisa ka ng ibang tao para lang maging okay lang. Hindi ganun eh. So, kami is talagang nakaka-adjust kami everything sa lahat. Tapos sabi ko nga, diba? Laging be sensitive to others' feelings. Yes. Di bali nang kami na lang yung... mang-iisa, maglalamang. Para lang convenient para sa iyo. Yes. Kaya sabi namin talagang huwag talaga tayong gagawa na hindi maganda. Kasi yun kung ano talagang ginagawa mo, yun din talaga yung babalik sa'yo. You cannot escape sa ganyang mga scenario kahit nasabi mong years ago mo nang nagawa or ewan talagang sasampaling ka talaga ng katotohanan kapag may ginawa ka talaga hindi maganda. Na akala mo ginawa mo yon, akala mo porket okay yung life mo, hindi mo na siya naka-escape ka na doon, pero hindi. Kaya kahit nasabi natin magpakabuti tayo, hindi sila mabuti, kahit na sobrang sakit sa part natin, nasasaktan tayo sa ginagawa nila, okay lang yun, i-endure mo lang yung pain kasi alam mo naman na may trust tayo kay God na siya naman nakakaalam everything talaga na hindi ka makakapag-etos. Alam mo yun? Pag sa tao, pwede mo pang manipulate yung mga nasa paligid mo, pero si God never mo manipulate talaga yan. Naiisip mo pa lang yan, alam na ni God yan. I-share sa inyo para i-remind din kayo na minsan i-check nyo muna yung sarili nyo bago tayo maging busy sa ibang tao. Diba kung talagang okay pa ba yung inner peace natin, yung sarili natin bago tayo maging busy or mampuna sa ibang tao. Kasi minsan akala natin kaya nagiging... check ka lang, check ng flaws ng iba. Yes. Check mo muna sarili mo, yung family mo, yung relationships mo. Kung okay ba, diba? Lalo na sa sarili mo kasi ikaw, alam mo guys, sabi ko yung sinasabi, kapag yung heart mo hindi yan okay, wala kang makikitang hindi maganda sa kapwa mo na hindi mo kayang mag-compliment or hindi mo kayang maging masaya. Kaya minsan kapag nasa point na tayo na parang may okay naman, nakikita naman natin na okay, pero tingin mo hindi, minsan magising ka, i-check mo yung self mo, isipin mo sarili mo na tama ba itong ginagawa ko, ba't parang ganun? Tapos i-address mo kung ano ba yung kulang na or dapat mong i-check sa sarili mo. Kasi minsan talaga maganda maging negative guys, kasi nag-reflect din yan sa aura mo. Kahit anong i-hide mo, kahit gano'ng kamahal yung makeup mo, itinetake mong anything na sa collagen, kung kahit gano'ng kapakamahal yan, kung hindi rin okay yung heart mo, wala, walang effect, sayang lang pera mo, check mo muna yung sarili mo, and then kapag okay ka na, tsaka ka mag-take, mag-invest sa sarili mo ng mga ganyan, kasi talagang mas mamamaximize mo. Real talk on a Friday morning. Mas mamamaximize mo yung ginagamit mo or binibili mo para sa sarili mo, kasi kung wala, wala talagang mangyayari. Ewan ko. Hindi ko alam kung pa chineshare ko na naman ito. Dami na po sa isip ko. But ayun, yun lang naman yung gusto kong sabihin. Real talk na po, real talk. Mainis na kayo, mainis sa akin. Pero alam ko yung sinasabi ko guys, kasi ang dami ko na pinagdaanan sa buhay. Nakita ko yung difference or differences lahat ng nangyari sa life ko, na which is ako naman is talagang aminado naman ako na dumating talaga tayo sa point na sobrang toxic natin. But thankful ako kasi nag-stay din yung mga tao na parang kahit ang toxic mo lahat, nandiyan din pala talaga sila para sa'yo. Yun lang naman guys. And ano na ba, go na kami sa Makati. Hindi pa kami, hindi pa tayo nagbe-breakfast, no?
Pero okay lang kasi may bago akong favorite dun sa Makati. Although hindi siya kasing bongga ng yabu, pero kapag gusto mo lang i-control yung diet mo, perfect na perfect talaga yun. Nakalimutan ko anong pangalan niya. Mamaya papakita ko sa inyo, guys. Okay? Bye! So, ito pala yung binibilang ko dito, guys. Maisen. Ayan. A la carte, tas extra cabbage. So, guys, food ko. Yan lang. And... I think it's good. I have to try this. What's that? Best nila yun. Ano yung sa loob? What's inside? Bread, ah, may ganyan lang. Ah, okay, okay. Yan daw bread, tapos... Ayan. Chinese stuff. And that's good. Natin, guys. So, ayun guys, nadala na ni Daddy yung mga kailangan niyang ibalik sa dati niyang work. So, ayun, start na siya ng Monday sa new work niya. So, ayun. Ang bilis. So, ina-imagine ko na yung gagawin ko sa Monday dahil mag-isa lang ako. Ako lahat papakain ng kaso, kay Hugo, Ate Sundo. So, ayun. Grabe, pero... Okay lang dahil mas productive yung araw. Mas gusto ko yun, mas marami akong ginagawa. Hindi ako, ayoko yung parang nakahiga lang, nakaupo lang sa house. So at least ngayon, talaga kailangan time management plus may business pa ako. So ayun, basta kakayanin. Wala tayong hindi kakayanin. Basta alam niyo yan, di ba? Wala pag nanay tayo. But ayun, good problem naman yan, guys. So ayun, thank you Lord sa lahat-lahat ng blessings. Hey guys, mag-explore kami ni Daddy kasi mamaya pa naman yung meeting niya. So may nakita akong bakery dito eh. Tawiran ba to? Ayan, pwede naman. So, ayan, guys! Ah. Ayan, guys, meron sila dito mga ganyan. Para gusto ko i-try. Ito, mini sans rival. Ayan, guys, habang... Ayan, bang gulo ko lang ng hair ko pala. While waiting, nakaharap kami ng place na may masarap na cakes dito. Tapos, sobrang nagustuhan ko yung sans rival nila. And so sobrang nag-aantay na kami ng oras kasi may meeting si Daddy 30 minutes mamaya. Parang farewell meeting niya. Nag-uusapan na namin dito is tattoo. Ayoko ng black. Kailangan, hindi mo wala ng black sa Japanese. Background yun eh. Ah, okay. Ayoko ng black. Kasi ayoko nga na may black sa tattoo. Kailangan yan. Colorful lang gusto kong makita. Buong likod. Gusto kong buong likod. Check mo. Baka magbago isip ko. Parang katulad nun sa'yo yun. Kaya pinag-usapan namin ito about sa tattoo na dala namin mga pag-usapan. Ay, wait. Hindi mo niya yung arms mo. Ipapaano kasi ako yung full sleeves ako soon. Kailan mo sa mga parang Japanese. Parang full sleeves na siya, no? Oo, oh, ang mga Japanese. Yan, bili kami ng food ni Daddy for buddy. Yun guys, nakita namin si Hennet. Hi Hennet, if you're watching, konting chika-chika. Hi Hennet, nice meeting you. Nanonood pala siya ng YouTube. Shout out to you. Kapag chika-chika kami sa kanya. Hennet from Mexico. Oh, hello Hennet. Ayan. Ano na kami? Bibili mo na, subihin na rin kami kasi marami akong ayusing orders talaga. So,